pinakabagong bukas na ospital sa lalawigan ng Palawan ay ang San Vicente District Hospital na binuksan noong Martes. Sa mga susunod na buwan, inaasahang mabubuksan na rin ang ospital sa bayan ng El Nido, Quezon at Cuyo. Ilan lamang ito sa mga bayan sa Palawan na wala noong mga ospital na nakadepende lamang sa rural health unit. Kaya ang mga pasyente, kinakailangan pang dalhin sa malalaking ospital sa Brooks Point sa sur, o sa bayan ng Taytay sa norte, o kaya ay sa lungsod pa ng Puerto Princesa. Considering the geography of Palawan and the distance apart of its other municipality, ito yung naisip ni Governor na lahat, halos lahat ng munisipyo ng mainland, nilagyan talaga niya ng hospital. Simula noong 2015, sinimula ng provincial government ang konstruksyon ng 50-bed capacity hospitals na target maging level 1 hospitals. Walo na dito ang napasinayaan at nagagamit na. Ito ay mga ospital sa bayan ng Aborlan, Nara, Southern Palawan Provincial Hospital sa Brooks Point, Batarasa, ospital sa Rizal, Palawan, San Vicente, Quezon at Coron. Sa pagtatapos ng 2020, inaasahan na 11 na ang mga magagamit na ospital. Dati sa kabalag pa pa ospital, di puro puerto. Hindi, dyan na lang. Mga minor cases na yan. So, mababawasan yung load ng puerto sa laging bagay talaga pang ospital ka. Target ng provincial government na sa 2021, 15 ospital ang kabuuang mabubuksan na. Ilan sa ospital na bubuksan pa ay ang bagong itatayong ospital sa Cuyo, Northern Palawan Provincial Hospital sa Taytay, Vice Governor Ponce de Leon Hospital sa mainland ng Dumaran, at ospital sa Dumaran Araceli Island. Patuloy naman ang scholarship program ng provincial government sa mga Palawenyo na nais mag-aral sa larangan ng medisina at maging empleyado ng mga itinayong ospital sa buong lalawigan. Diana Lat, ABS-CBN News.